Ano pong pinagmulan? Sabi ko sinagot ko, baka daw pong minuman ko na mataas sa bisis na tumak. May nainom? Kasi kinagot din siya ng asin. Bukas yun rin niya. Sinagot na tayo lang. Sa Mindoro. Ay, as in, kinagat po siya dito sa bibig? Nasa payalin siya. Daanan daw dito? At may daanan dyan sa Bilyon? Miss, may daanan po ba dyan? Bilyon? Kasi yung motor? Ah, ganun. Thank you. Ay, tricycle pa rin. Naligaw-ligaw na kasi kami eh. Bilyon ko. Look. Ay. Sigura, no? Dinaan na namin guys. Hindi namin na natasin saan gawin mo. Ha? Ayun, try. I-message mo na. Hindi ko talaga alam itong daan. Pasok na po sa pagyan? Pasok pa rin po? Saan pa ba inyo? Ayan! Paano kayo dumaan kanina? Doon. Ah, dito? Hindi ko alam bro doon eh. Kasi mga kapatid. Napatawagan. Okay guys, nandito tayo sa bahay ni Ate Catherine, kaanan. So dito yun sa Bilyon Road. So, pinasalan natin siya dahil nag-request yung bata na gusto lang tayo makita bago sila umalis papunta ng Manila para sa operation niya. So ayun, isa na rin sa sadya natin para masilip natin yung kalagayan talaga ni ni Angel. At magawa natin siya ng kahit maikling video na baka may makapansin po at makatulong din sa kalagayan niya. Ano? Actually, last time na bago tayo bumalik ng Puerto Princesa, may sponsor sa kanila, nagpadala si Ma'am Jo. So ayun, maraming salamat Ma'am Jo. At yung pera na naipadala niya sa kanila, yun natin gagamitin din nila pang baon nila papunta ng Manila. Kasi yung plano nila, pa-operahan daw nila yung bata. At hindi natin alam kung ano talaga ito itong kalagayan at anong sakit ano. Pero yun, nandito na tayo sa bahay nila. So alamin na rin natin kung ano talaga yung sitwasyon. Ayan. Yan di po yung sa diretso lang bago pagdating. Hi. Ayos, malinaw o. Ang dilim pero ang linaw o. Ayan si ano. Kumakain ba siya ng ano? Ng donut? Hindi naman ho bawal.
dito. And I, ayun, si, ano, si Angel. Okay. So, si Ate Catherine po kasi yung isa sa mga supporters din natin, followers natin sa ating page. At isa po siya sa mga humingi ng tulong sa ating last time. At yun, madalas eh. Yun nga lang, dahil sa minsan talagang hindi tayo pinapayad na magkaroon. Kaya ang nangyayari ko ay napaunti-unti yung bigay natin. Pero itong mga nakaraan kasi, sakto na meron tayo sponsors na nakausap din na si Ma'am Josephine. At nakapagpadala nga si Ma'am Jo ng halaga na makakatulong din doon sa anak ni Ate Catherine. So, nandito po tayo para bisitahin si Ate Catherine at siyempre yung anak niya na si Angel. Angel po ang pangalan niya? Jan Angel. Jan Angel. So, si Angel po kasi talagang meron siyang isang karamdaman na humihingi po talaga ng konting atensyon natin na sana may makapansin at makatulong po ano, katulad ni Ma'am Jo na hindi nagdalawang isip na tumulong kina Ate Catherine. Actually, pumunta tayo dito para yun nga sabi natin nakaraan na bibisitahin natin siya. So sakto nandito tayo sa Puerto Princesa at hinanap nga natin itong lugar niya. Naligaw pa. Oh, yun, naligaw pa kami kung saan kami nagdaan. Kumusta naman? Ayun. Kung naman mo karating. Ayan. So ito na. Finally, nandito na tayo sa bahay nila at maayos naman ang kalagayan po nila. Pero itong kasing hiniling ng ating kababayan ay para sa kanyang anak. Siyempre gusto natin malaman kung ano yung talagang pangangailangan niya. Kung sana may makapansin po ng video na to at kay paano makapagambag-ambag po na merong may bigay sa kanya. Meron pong number na binibigay kami. Yan, ipiplex namin dyan sa video na to. At kung pwede nyo pong kontakin yon yung number na yon at doon po kayo pwede magpadala rin. O pwede nyo rin pong ipadaan sa akin. Since alam ko na rin yung bahay nila, may hahatid na ho natin sa kanila. Yan. So, syempre, dahil high-tech na tayo ngayon, meron na tayong tinatawag na G-Cost. So, yan. May Palawan Pay na rin. Malaking bagay po para makatulong po. Kahit pa piso-piso lang, guys. Sa dami natin, di ba? Diba, Ate Catherine? Palagay niya ba? May awa din po ang Diyos. So, Ate Catherine, ano po ba talaga yung totoong kalagayan niya, no, ni Angel? Ano po, kasi si Bruno tumawag sa adrenaline. At tumor sa ano, adrenaline? Adrenaline. Gitna siya ng kidney at atay. Gitna ng kidney at atay. So, medyo, actually, ito talaga medyo ano po ito eh. Hindi ito bastang sakit na naapektado yung brain niya. Pinapagalaw siya ng brain niya. Okay. May isang ugat naapektado na gumagalaw sa bukol niya. Sa bukol niya? Kaya yung, ano niya, yung ugali niya, hindi rin natin siya unstable. Matansya. Tapos yung hormones niya, naputalo yung babae at lalaki. Ganun? Kaya marami siyang bigote, lahat ng party na katawin niya. Ayun, kaya ganun po yung kalagayan ni Angel. Hindi siya lumalaki, kailangan siya operahan. Hindi siya operahan, hindi, umutin. Ilang taon na po si Angel? 8. Maganay na. 9 years old na siya. Kasi yung nakita nyo naman guys, yung kalagayan ni Angel, ano yun eh? Ano siya, yung overweight? Overweight po siya. Tumataba po yan kasi yung susunod din, hindi siya tumataba. Okay. Yun ang sabi ng doktor. Pwede, sa sobra niyang bigat, pwede mag-crack yung mga buto niya, hindi ba siya makahap. Plano niyo pong dalhin sa Manila? Hindi. Sa susunod na linggo na? Para ano, makita ng hindi. Ipapacheck up niyo siya doon. So, pero ano po, nasubukan niyo na po bang ilapit siya? Sa government natin. Dito sa mga sabi ko pa. Ko. Kasi sabi niya, tatawagan lang ano po, haalis na kami. Pero hindi bigyan niya pa ang city ng para sa hospital. Opo. Ayun. So, nilapit. Yung GSW sa city.
gagawa rin sila na. Ah, okay. So, nailapit niya na rin po pala sa DSWD. Ayun. Ayun lang na-charity. Oh, pero dahil nga, syempre, guys, ano ito eh, patutusin, malaki yung pangangailangan talaga ninyo, no? Sa, ano? Sa, magkano po? 300,000. Oo. Kasi yung mga ibang laboratory niya, sa project yung ginagawa. Yung mga dugo niya. Pero since ilapit naman na ito, guys, sa, ano, sa ating mga, sa ilang mga politiko at saka sa DSWD, so nakatulong, makakatulong po sila. Part naman natin dito ay yung sa financial po, pwede naman ang bagambaga nyo, di ba? Na, hindi naman natin hinihingi na may bigay po natin lahat yung kasi yung pero at least, yung paunti-unti na may maabot po kayo, willing po si si ma'am, pinapatawa na natin siya, Tigatory. Willing po siyang tumanggap ng GCAS. Tigatory, baka kasi umiyak to eh. Bawal ang iyakan sa interview natin, di ba, Tigatory? Ayan. Yun lang naman. At gusto namin ipakita sa iyo sa Angel, pero may mga ilang video tayo. Tapos si Angel kasi sa kwarto, di ba? Ayun. Ayun yan kasi sa mga bagong video. Pero alam niya pupunta ako. Sabi ko, pinsan niya. Pero hindi ko sinabi kayo. Tatago siya. Okay. Tatago ko siya kapag sinabi ko may tao narating. Okay. Kawawa naman. Pero kung mga pangalawa, pangatlo, siguro friends na kayo niya makasama na sa inyo. Talaga? May babuyan, yung may tindahan ng babuyan doon. Doon sa Rage. Para siyang buda doon yung nagtatawag ng customer. Pero may mga ilan na rin po mga private sector na pupunta sa inyo dito para pinagot kayo? Apo? Wala pa? Wala. Ayaw pa lang. Kung sana mga magbubuti ng sikita na matulungan niyo po yung anak ko kahit sikita ko lang po. Ano po salamat. Kumusta naman po nung ano nung napadalan kayo ni ano ni ah, gumawa na kayo ng ticket. Ayun, ayun po nga pala, personal na natin makausap din si Ate Catherine. Baka personal mo na rin mga ano, magsalita tungkol kay Ate Jo. Okay, ma'am, gusto ko po, marami po. Salamat kung bigyan kayo, hindi ko makakaalis dito sa first para may pag-alit. Ayun. Ma'am Jo, maraming salamat po ha, kasi yung inyo po palang ano, na ipadala kay Ate Catherine, yung ilang halaga noon ay binili po ninyo ng ticket. Tapos yung entra ng India. Yung entra. Wow. Kasi sabi, hindi pa lang nakapadala ng ticket. Alam mo. Kasi yung sumakadun sa ano, hindi sa palaro, pero hindi ko siya kaling akit. Hindi ko babagsak kami sa babag. Sa ano po? Sa SM ba? Hindi, sa Robinson. Ah, sa Robinson. Malaki na rin sa Robinson. Ah, okay. Ay, matawag niyo, wala lahat yun sa kanya. Ay, gusto niya mag-jollibee ngayon? Oo. Tanong mo kung gusto niya mag-jollibee. Ikaw na magtanong. Wala pa si Mr. Niyo. Ipag-jollibee namin sa amin sa Angel. Di ba? Sa ilang ngayon, sa mga linya. Oo. Ayun. So yun po mga ano mga kababayan. Tulad ng ginagawa natin sa mga nakaraan nating mga ano mga kababayan, ang bagambagan nung po yung may mga kaluwag, piso-piso, malaking bagay po. Kung 10 po kayo, 10 piso na rin yun, malaki na yan. Pwede na po yan. Di ba ate? Hindi naman tayo humihingi ng malaking halaga. Pero kung makapagbigay po kayo ng higit pa doon, eh, malaking tulong po yan para sa kanila. Maraming salamat po. Ang hapon po. So, siksikan po ngayon sa trabaho? Saan ang pagdata yun? Sa Dispol Housing. Saan yun? Ano? Sa Dispol Housing. Dispol, dito sa papasok sa may... Phoenix? Papasok ng ay sa kabila. Dito sa iba, kung doon ka sa unahan yung gasolina na pinuhul ba yun, papasok. Hmm? Ito na ito nila nga dahil. Oo. Sa bantog. Ayun, sa bantog. So, may bantog na. This, oh, yun na nga po.
Bantog yun, Bantog Road. Papasok ng Phoenix. Wala nga. Huwag galitan tayo. Maka daddy, maka papa pala. Hi, Jel. Gusto mo Jollibee? Ay, ayaw niyo. Dito na mga. Maganda yung sapa naman. Pag-uha mo lang. Ikaw lang, ikaw lang. Mama lang, mama lang. Opo lang dito, tago lang, tago lang. Gusto mo mag-Jollibee? Jen? Mga alaga niyo po yan? Ang dami. Ang dami. Mas masarap ang native dito sa Nakasama po din nila ang pagkatay. Para mo yung pinto na kanon. Magaling sila mag-alaga ng manok ko. Kasi ano. Kasi marami rin kami dating alaga kasi na kinukuha lang. Kasi ang paghahapon dito, yun ba? Pakain-pakain pati yung dati sa trabaho. Saan mo yung Jollibee? Saan mo na notebook? Ah, masaya na siya sa notebook. Mag-drawing tayo, mag-drawing. Sana pagpubalik ko dito, bili tayo ng drawing. Tapos coloring. Yung pinakolor-color. Pati ito sa baby. Ano po yung pasal niya? Madaling siya makapasal. Kasi kung ano ba hindi siya na-exercise ng ano? Kasi di ba? Ay kung bawal din siya mapagod. Dati hindi kami sa about tinigiban dati, jaging-jaging ko ah. Tatlong putot lang. Wala, nahingal lang. Mga ate, sa mga pinsan niya naman. Ano, nagipaglaro din siya? Ikaw lang wala. Dayo ka lang dito. Oh, ikaw ang sumunod. Ano pang pilili na kaya? Ribuka. Ribuka. Taga-Pertong talaga kaya? Taga-Espanyola dati. Doon sa ano? Espanyola. Masi? Ang patraga sa mismo bayan ng Pulo. Pulo-Espanyola. Gusto mo mag-Jollibee ngayon? Pero lalapag gusto niya maglabas niya, labas niya siya. Oo, maglabas niya siya. Ayaw niya, pag ayaw niya, ayaw niya talaga, hindi ka mag-cute siya. Ito dyan, papa niya. Nagkakaroon siya ng mga balahibo. Oo, okay. Ayan. Dito yung silitubuan ng mga bukol, yan, yung mga nana. Paano po yung pag nana? Herbal lang, kaya tapalan namin ng mga... Okay na po ba ito sa iyo? Pag ano siya, hinag na. Kasi sa mga kumukutok. Para siyang pimples din. Ang nililiguan. Kasi yung sabi, yung pinatikap namin sa yung dumi niya. Dumi sa katawan. Hindi nakakalabas. Kasi kung panat, lagi pong mag-antibiotic, baka na makapit ko rin. Lang, pag nila araw-araw gamot, yung tinas niya talaga. Ayun na rin sa inyo, eh. Matigas niya sa gilirang. Kailangan niya talagang ano. At kung hindi lang yung hagan, may operan, saan ay. Yun din nga po, eh. Kapag hindi lang siya pwede operan. Pag... Kasi high blood po siya. Pag doon, kailangan mo na i-monitor yung ano niya. Oh, mayroon naman, ano, parang Wow. Eh, sige po, hindi na rin kayo magtagal kung ano, balik na lang kami dito bago mag-15. I-ano natin si ano. Ganun po talaga si Mabag, yung hindi niya kami.
Trailer rin pala sila. Bye. Hoy. God bless. Hoy. Ayan, may pan-Jollibee ka na. Kailangan pala lagi nandiyan ang papa niya. Yung magpunta kami sa ilan ni mama, yati kasi wala pang surkatan na. Dahilan medyo tulay-tulay lang, binubuhat ka talaga. Hindi pwede si mama niya lang, hindi kaya. Kaya mag-alis, kailan dyan talaga kami, kasama talaga ako. Hindi na kami bumili ng ano, kasi tsaka hindi rin namin alam, baka sabi ko maraming bawal dyan. Yung panandi sa kanya ito, parang mga chocolate lang. Ang bawal? Ay bawal yun yung ano? Yung Dunkin? Ano pagbalik namin, bilhan namin ng mga coloring book. Di ba? Di ba? Jollibee? Ayan. Mahingin na rin ako kayo. Ayan. Sige po. Tuloy na po kami. Pasok sila. Salamat. Ate, tuloy na kami ha.